Disclaimer, this video will demonstrate on how to maximize the learnings in the laboratory of first-year medical students as to gross anatomy, physiology, biochem, histology. Despite that there are many things to be learned on the, pardon me, normal, it's normal functions of the human body. Will this video will focus on the question of how or paano of what, where, when you will to, which will be focused during your review readings for the practicals. In other terms, diskarte sa pag-aaral. Scope and limitation, this video will focus on first year subjects only. Mga future MDs, welcome again sa isa ko na namang video. This time, ituturo ko sa inyo if paano sa mga first year i-maximize yung mga laboratory review para sa practical exam nyo for the first years. Okay, sa atin kasi, dalawa yan, di ba? May lecture at may laboratory, particularly sa first year of the normal human body. And then makikita nyo, may pracs. So, in this video, ifo-focus ko yung on my experience, yung diskarte. Paano natin siya maaral and how to review for it more efficiently. Okay. So, again, yung mga laboratory dito, tingnan nyo. Idadissect nyo yung cadaver. Titingin sa mga slides. Notice the biochemical reaction sa biochemistry. Application of the physiological concept sa physiology. Pero dito, yung SGD, sa ibang video yun, which I'm planning na i-ano ko rin. By the way, if magkaroon naman na, ilalagay ko sa link sa baba. Okay. Next, sa laboratory, this will involve your five senses. Okay? May taste, may hearing, may sight, may smell, and touch. Maliban sa pakikinig niyo sa lecture ngayon, i-a-apply ninyo yung five senses niyo. Ngayon, itong five senses ito, again, you have to learn by experience. Kumbaga, active learning. Okay? Active learning by application. Kung ano man yung nakikita natin, naririnig natin, naamoy natin, nakakawakan. At yung iba pa, at kung lalo na sa physiology, taste will be involved. Okay, active learning. Diyan mo gagamitin yung active learning. Again, i-emphasize mo experience kaysa yung nakikinig ka lang. Okay? Ngayon, i-discover mo kasi yung facts themselves. Parte dyan, kita nyo, di ba? Conducting experiments. Okay. Tsaka learning. Learning sa mga actual. Sa actual na nakikita. Ayan. Yan ang dalawang ano natin. Okay, tignan nyo ang importansya ng mga laboratory. Pati sa SGD, ganito din ha. Pero, give you a brief preview. Kung example, nakikinig ka lang, o kaya, tingnan mo, nag-highlight ka lang. Mga 10 to 50% lang yung matatandaan mo, pero tignan mo yung lab mo. Nagsusulat ka, and 90% what they do, active learning, 70 to 90% ang mare-retain sa memory mo. Diba? You can analyze, define. Or evaluate, anong natutunan mo. Diba? O, laboratory application na naman. O, diba? Magkakonect. Yan, starting application, ano bang natutunan mo sa theoretical aspect? Theoretical, yung mga natutunan mo sa classroom. Ito yun. Ngayon, makakakonektado itong dalawa. May theoretical at application. Dapat napapagbalibaliktad nyo sila. Intermingling. Doon, misnomer kasi, napapaghiwalay natin sila, which is wrong. Kasi, pag napapaghiwa-hiwalay nyo yan, sabog-sabog yung mga natutunan nyo. Ayan, patay tayo dyan. Okay? Pagdidikit-dikitin ninyo. Mamaya, ipapakita ko if paano ko siya ginagawa. As I said nga, ituturo or tuturuan ko kayo if paano ko siya ginagawa.
Okay. So, building an applied theory, may dalawang kinds of expertise kasi. Una, knowledge. Diba? Again, yung theoretical mo. It is in the background of attention and then, yan ang magiging foundation mo. Next is the experience. Ina-apply mo. Doon mabubuo yung expertise na tinatawag mo na alam mo na to. Ay, ganito pala to. Kasi natutunan mo sa theoretical, in-apply mo pa sa laboratory. O, prax, di ba? Or performance exam or practical exam, yung iba, OSCE ang tawag. Okay, so dito kasi, titignan mo yung performance from ability to apply, yung mga theoretical to practice, i-apply mo dito sa prax. So ito, usually, anong i-expect nyo? Laboratory. Una, sa gross, di ba? May mga push-pin yan. Sa microanatomy, o titingin kayo sa microscope, o kaya may pushpin doon, lalo na experience ko sa utak. May mga nakapushpin doon. Yung iba may OSCE. Sa physiology, you will apply the concepts of what you have learned in the theoretical exam. O pati sa biochem. Minsan nga, physiology tsaka biochem, personal experience, yes. Ang sarap silang ipag-correlate sa isa't isa. Okay. Ayan, oh. Tingnan nyo, may gross, sa micro, sa piso, at sa biochemistry. Ang apat na yan ang pinaka-focus ng video ko na ito. Okay. So, again, practice also other style. Isa pa yan sa tip ko dito. Dati kasi, okay, kasi sa laboratory, dito mo matututunan yan. Example, dati, usually kong ginagawa, auditory lang ako noon. Napaka-auditory. Pero as time goes by sa laboratory, doon ko nakikita. Verbal. Kasama na dyan handwriting yung nagsusulat ka during the lecture. Dito ko lang din sa med school natutunan yan. Kasabay ng isa pa, solitary. Kaya dumami na gamit ko yung mga plus kinesthetic o yung sa laboratory natin. Yung mahilig kang gumalaw, tapos yung sa physical exam. Pagdating nyo sa mga second year nyo. Pero dyan, ma-apply natin sa physiology yan. So, nagiging dumami yung mga learning styles na nagagamit ko sa med school. So, we have to practice ng different learning style dyan. Do not just stick to one. Kasi napakalaking tulong niya. Okay. So, tingnan natin yung mga subjects na ginawa ko per subject. Okay, anatomy kasi, sa practical, isipin nyo. Visual, una, auditory lang talaga ako, pero sinabihan talaga ako, vertical horizontal learning system, clinically apply mo. So, doon ko natutunan din mag-visual, at saka mag-verbal. So, na-apply ko na yung sa laboratory. Okay? So, ayan. Ito kasi yun. Ko-correlate yung goal here, una sa theoretical. Pero dapat sa theoretical, nagpi-picture out ka na. Okay? Kasi hindi lang siya sa mismong med school magagamit. Pagdating niya sa board exam, you have to learn by this technique at promise. Pagdating niya rin sa boards or sa major exam, your focus will be on visualizing the structures pagdating niya sa anatomy. It's not the mere memorizing or nag-highlight. Hindi ganun. Kasi pag ito kasing gross na to, madugo to. That's why your power of the imagination, kailangan magpasok dito sa mix since napaka-big game changer niya. Number one, sa netter. Number two, application sa cadaver o sa model. Diyan papasok yung isa pang atlas nyo, si Macmin. Okay? Kasi, dyan, dito ko, promise, dito ko sa anatomy na practice. By the way, sa first year ko, overall na practice, paano ba maging isang active learner? Or visual learner din dito sa gross anatomy. Okay, so first step, ayan, may Snell or yung iba, Moore. Okay, makita ko naman din, kung gusto nyo mas kompleto, Moore ang gagamitin nyo. Plus din, Atlas. Okay, a tip ko, pag nagre-review kayo ng anatomy, may lagi kayong katabi na Atlas dyan kasi visualize the structure nga. Halimbawa, ito, nag-discuss siya about the superficial fascia.
Napakahaba, continues with the superficial fat over the rest of the body, sinabi niya, di ba? Ngayon, ang ano natin dyan, ang dami niya, di ba? Pag i-highlight mo yan, almost lahat highlightable to. That's why, titignan ninyo sa picture if paano siya mag-a-apply. Okay? Ayan, no? Tapos, the tacoles fascia, so titignan nyo rin yan sa atlas nyo. By the way, marami tayong atlas. May ano pa tayo, di ba? May gray, merong Clemente, pero mas maganda ang Netter. Siyang pinaka-the best na atlas. Tsaka yung pictures ni Moore, if Moore sa inyo. By the way, Snell is okay naman natin. Plus ito, ascension yung napaka-important facts. And then the step 2, ayan. Ibi-visualize ko na siya ngayon sa MacMin. O ayan, yung mga rectus sheet, di ba? At least, ang goal ko rito, para pag nag... Kasi ang practicals kasi dito, pushpin, di ba? Sa pushpins, identify this fracture. May mga side questions pa yun. Which of the following supply this? Which of the following supplies what? So, the ano dito is... Ergo, alamin ninyo if what is what yung side question. Paano yung what is what? Review the theoretical correlates. Ayan. Para pagdating nyo sa mismong ano exam, may masasagot kayo. At saka isa pa na practice ko, sabi ko, writing. Bakit? Kasi sa lab manual namin noon, ang pinaka-the best dito, titignan mo na yung part habang binabasa yung drawing doon. Usually drawing yun and then label na structure eh. Pagdating ninyo sa book, tignan nyo rin ano yung mga sites doon. Kasi, andun sa description, yung possible site question na aaralin nyo na pwedeng ilabas doon sa practical exams nyo or pwede sa boards, doon din ilalabas. So, that's how it works. Next. O yan, histology, halimbawa. Tignan nyo yung esophagus, halimbawa, di ba? 4 layers of the GI tract. Ayan. Mahaba yan, di ba? Pero pagdating dito sa baba, diffiore yan na yung nasa baba, diffiore yan. So, ang ginawa ko, ayan na, kinorelate ko, para, and then titignan nyo sa slide para at least pag nakita nyo, by the way ha, sa histology, ang pinaka the first step talaga the best way, the game changer, identify the organ muna. Laging identify the organ first. Kasi, pag nandun na kayo sa side question, pag na-identify nyo yung organ, again, napakalaking big tick changer yan, at least ma-apply nyo anong alam ninyo sa organ na yun. Okay, next. Embryology. Ito, by the way, itong ano na to, itong duo books na to, papansin nyo, bakit may, minsan may mga duo books ako? Kasi, yung mga book na yan, it, ano kasi sila, may kulang, example, may kulang si Langman sa as one. May kulang si Moore as one. Example, may na wala kay Langman na discuss ni Moore. May wala kay Moore na discuss ni Langman. So, ang gist nito, you complete, you correlate, at makumpleto mo kung ano yung natutunan mo. Plus yung interactive atlas sa baba, website to, atlas to, kung saan yung mga ano ninyo, baya, ito kasi, itong sa Interactive Atlas na website na to, it's more of a laboratory siya. Again, sa histology, may mga lab kayo doon, i-apply ninyo yung theoretical. Okay? Halimbawa, stomach o tube. Tube lang siya. Okay? Tube. Pero, tignan nyo rito. By the way, sorry, natakpan kasi ng ano eh. Pero, tingnan natin. Laser pointer. Ayan, ito. Itong pinopoint ko dito, ayan, ito ang stomach. Ito siya. Okay, ayan. Tapos again, i-correlate yung sa atlas. Ano nga ba yung makakatabi? Siyempre, oh, suprarenal gland or yung adrenal nyo. Oh, vertebral. So, alam po, nasa likod to, from the likod, aorta, sa likod yan, papo. Diba? Yung abdominal aorta nyo, ito yung stomach nyo. So again, correlatable na naman ng anatomy ang gagawin ninyo. Next, physiology. So 5 senses ang involved kasi dito.
Okay. Again, ang ginagawa ko dito, the Big Trio Books. Bakit Big Trio ang tawag ko? Itong tatlo na to ang kalamitang ginagamit sa mga lecture. Pag experience ko, guys, ganito. Ang Bern and Levy, ang Guyton, at ang Ganong, yes, hindi sila kasi kompleto as pag isang libro lang. Pero pag sabay-sabayin mo silang basahin and i-correlate nyo, if you had learned how to correlate them, mas makukumplete nyo kung ano yung kulang. By the way, it's not mere memorizing kasi sa physio, but it's rather a mere of understanding the concept ng normal human body. Yun ang physiology by experience ko. So, diba? O halimbawa, nerve. Halimbawa, stimulate natin yung median nerve. Okay, correlate din sa anatomy. Diba? O, itaasan mo nang itaas mo yung action potential or yung kuryente na ilalagay mo sa stimulator. Nanyo. Kung makikita nyo dyan, mag-ano na lang yan. Makikita nyo na lang, mag-pleplex na lang yan. Okay? Kasi yung ano, in-stimulate mo eh. Again, go back to your anatomy din and learn the different mass, yung oina, yung oinas natin. Pakocorrelate. Pero ang gist lang kasi, you have to know what is the action potential and then apply it in real life. Diyan papasok yung learnings ng active learning at mas matatandaan nyo siya. Itong biochemistry, usually sight and smell lang naman to. Usually sa chemical reaction, ito kasi napakadaming textbook. Ang tip ko dito siguro, by experience ko, tingnan nyo sa prof, ano yung ginamit nila sa topic na yon. Kasi, ang topic na yon at least, mas maano mo siya, mas ma-absorb mo yung kung ano man yung tinuturo nila. If what? Textbook. Kasi napakadami talaga. But you can ask them, anong ginamit nila? Para yung learning mo ma-enhance. Okay. Halimbawa, enzyme, di ba? Gusto ko makita ano yung limit of the ano yung speed of the reaction. Lactose, gawa ka ng lactase. Lactase, nagiging ano kasi yan, di ba? Glucose plus galactose. Measure mo yung glucose kung naghiwalay sila. So, i-measure mo yung glucose via the use of the glucometer. So, the gist here is also to know, to be familiarized with the biochemical pathway na mga dinidiscuss sa inyo. Again, itong lactase, yes, makikita kasi sa stomach to para sa intestine mo, para ma-absorb mo yung glucose sa katawan mo. Okay? So, the overall gist talaga, for practicals, itong SGD, didiscuss ko pagka ano, pero i-correlate ninyo yung lecture into the laboratory for experience. Tapos, yes, mag-answer kayo ng laboratory manual, i-correlate nyo kung ano yung natutunan nyo sa lecture. Pero, wala namang masama if you're gonna read it by book, eh. Ganun din ako dati. Pero, as much as possible sana, based, you will answer your laboratory concisely and based sa naiintindihan ninyo. Also, apply the horizontal vertical learning if correlatable. Okay, for questions, sige, pwede nyo makontakt, andyan yung Twitter account ko. Okay? Itong Twitter ko, you may ask me. And I will try my best to answer those inquiries. Salamat sa pakikinig.